guys! Welcome back to my YouTube channel! At kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, please subscribe and click the button para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung ano-ano ang mga dapat gawin kapag natigil sa paghulog ng contribution sa SSS. So please keep on watching my video guys! Hi guys! Ngayon naman guys, isishare ko po sa inyo kung ano-ano ang mga dapat gawin kapag natigil sa paghulog ng contribution sa SSS. So maraming nagtatanong guys kung pwede pa bang magpatuloy sa paghulog ng contributions nila sa SSS. Kung ikaw ay nakatigil na sa paghulog, pwedeng-pwede po na maghuhulog ulit sa inyong contribution. Pwede pong magpatuloy sa paghulog ng SSS contributions. So dito guys, ituturo ko po dito kung ano yung step by step na dapat gawin. Ang kailangan lang po kunin ni SSS ay yung PRN. Ang PRN po guys, ito po yung Payment Reference Number. PRN, ito po yung requirement sa SSS para sa paghuhulog sa SSS contributions. Kasi yung PRN makakakuha ka noon automatic agad mapopost sa inyong contributions ang mga nahuhulog ninyong pera. First guys, make sure lang guys, meron ka ng account kay SSS dahil yun po yung gagamitin natin para makakuha ng PRN. So start na po tayo, ituturo ko na po sa inyo kung paano makakuha ng PRN online. So first gawin guys, punta lang tayo dito sa Google Chrome. So click lang natin tong Google Chrome. And then i-search natin sa itaas www.sss.gov.ph/online. And then, click lang natin tong member. And then, type lang natin dito guys, yung user ID natin at saka password natin. And then guys, click lang natin tong sign in. Then, click natin tong close. So, dito, click lang natin tong payment reference number, PRN. Then, under dito sa payment reference number, may makikita tayo dito na contributions. So, click lang natin tong contributions. Then, under contributions, so may makikita tayo dito na generate PRN. So, click lang natin tong generate PRN. So, click lang natin tong generate PRN. So, ito na guys, may nakalagay dito membership type. So, kung ikaw ay dating employed, so ngayon wala ka ng trabaho, then gusto mo magpatuloy sa paghuhulog, so click mo lang itong membership type. So, click natin to. So, for example lang guys, voluntary or OFW. So, choose nyo lang dito guys kung ano yung gusto ninyo. For example lang to guys, voluntary. So, click ko lang tong voluntary. Then, click OK. So, ayan guys, nakalagay na dito, voluntary sa membership type. And then, dito, applicable period. So, may nakalagay dito na from at saka to. Kumbaga, isang buwan lang yung huhulugan natin. Then, dito, so, lagay lang natin dito kung anong buwan na gusto natin huhulugan. So, sa akin, example lang to guys. Yung hulugan ko is June 2023. So click lang natin tong done. And then dito sa 2, for example lang guys, 1 month lang yung babayadan nyo. Kapag 1 month, magkapareha lang po yung ilalagay nyo dito na month. So sa akin 1 month, so June 2023 sa from, and then sa 2, June 2023 din. So dito June. So, click ko lang tong June. So, 2023. Then, click lang natin tong done. So, ayan guys, nakalagay na dito June 2023 at saka sa 2, June 2023. So, kung depende lang sa inyo guys, kung gusto nyo tag 3 months yung hulugan nyo, so, pwede naman guys.
So, dito naman, contribution, may makikita tayo dito na select premium. So, click lang natin itong select premium. Dito sa select premium, may mga amount na pwede natin ihulog sa SSS. Bali, yung maximum is 4,200. Then, depende lang po yun sa inyo kung ano yung kaya na pwede nyo ihulog sa inyong SSS contribution. So, yung meron dito guys na mga amount, so mag-choose lang po kayo kung ano yung kaya ninyo na amount na mahuhulog sa inyong contributions. So, dito guys, ang pinakababa na amount is 560. So, sa akin guys, gusto ko nito guys, 560 lang kasi ito lang yung maa-afford ko na amount. Choose ko lang to guys, 560. Then, dito nakalagay is 1 month lang yung hulugan ko. So, yung total amount na nakalagay dito is 560. So, kapag 3 months naman guys or 4 months, magdepende po sa inyo guys kung ilan yung buwan na babayadan ninyo. Bali, times 4 na po yan sa contributions amount ninyo. So, sa akin is 1 month lang guys. So, dito nakalagay dito, total amount is 560 pesos lang po yung babayadan ko, good for 1 month. So, pagkatapos nito is click lang natin itong submit request, then click OK. Then dito, may nakalagay na dito na payment reference number, so ito yung PRN number natin guys. Then dito, membership type is voluntary, so applicable period is June 2023 to June 2023. So then, monthly contribution is 560 pesos lang. And then, may nakalagay dito, total amount is 560. So, yung babayadan ko guys is only 560. So, may nakalagay dito na due date is July 31, 2023. Then, pwede nyo itong i-screenshot or i-print statement of account SOA. So, mas mabuti guys, i-print statement of account SOA nyo to para kung magbayad na kayo is meron kayong statement of account. So, click lang natin itong print statement of account SOA para meron na tayong copy sa statement of account. So, click ko lang to. So, ayan guys, ito na yung statement of account ko. Then, may nagtatanong saan naman tayo pwedeng maghuhulog o magbabayad. Pwede po guys sa Bayad Center, GCash or PayMaya. So, i-present nyo lang to guys kapag magbayad kayo sa Bayad Center. Then, meron nakalagay na dito na reference number ninyo. So, ganun lang kadali guys kung paano magpatuloy sa paghuhulog ng contributions. So, sana guys nakatutulong itong video na ito. And please subscribe my YouTube channel. And thank you for watching. God bless!